Magandang araw mga ka-Hilux. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung kailan mag-expire yung registration ng aking unit na Hilux. So, ang aking unit na Hilux ay nakuha ko noong December 14, 2020. Tapos, narehistro siya ng CASA noong February 23, 2021. Yun yung nasa registration niya. Tapos sa OR niya February 23, 2021. So, ang titingnan natin kapag gusto natin malaman yung expiration nung rehistro ay syempre dun sa Certificate of Registration na binigay ng CASA. Bale, ito pala ay photocopy lang dahil hulugan pa yung ating sasakyan ng 3 taon. So, makukuha ko yung original na OR at CR kapag fully paid na ako or tapos na yung fully paid na ako, nakabayad na ako nung niloan ko sa Toyota Financial Services. So, ang expiration ng unit, ng registration ng unit ko ay magbibilang tayo ng 3 taon from February 23, 2021. So, 2022, 2023, and 2024. So, ang expiration ng rehistro ko ay February 23, 2024. Pero ang plate number ko ay ang ending ay 9. So, kadalasan, yun na yung binabasehan ng expiration. Pero, hindi applicable dito sa ating unit dahil unang-una, brand new. Ang pagbabasehan natin ay yung kung kailan na-register yung ating sasakyan. So, February 23, 2024 ang expiration. Tapos yung ending plate number natin is 9 September dapat tayo mag-re-renew. Kaya ang mangyayari niyan is mag-apply tayo ng extension hanggang September. Dahil mag-expire na ng February yung registration natin, tapos yung ending plate number natin is 9. So kailangan natin i-rehistro ulit siya ng September. So ang unang gagawin ko ay mag-a-apply tayo ng extension sa LTO for March, April, May, June, July, August. 6 months. Tapos, after nung 6 months extension na ng registration natin, mag-a-apply ulit tayo ng registration. Tapos, ang susundin na natin ay yung ending plate number na 9, which is September. Doon lang magsisimula na sundin natin yung plate number na basis ng registration natin.